Saging na sabaw recipe na naman tayo for today's video. Hello guys! Ngayon ay gagawa ulit tayo ng isang dessert gamit ang saging na sabaw. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero kayo na lang yung bahala kung ano yung gusto yung itawag dito sa dessert na to. At syempre ito yung kailangan natin, yung ating saging na sabaw. Bale, 10 pieces yung nagamit ko dyan. Balatan lang natin lahat. At pagkatapos nating balatan ay imamash natin yan gamit ang tinidor. Pero kung meron kayong blender, pwede nyo rin gamitin yun para mas madali. Pero since madali lang naman siyang imash dahil malambot siya at hinog na, tinidor na lang yung ginamit ko. At ayan, pagkatapos natin siyang imash, ay ilalagay natin siya sa isang malinis na lagayan. Ayan, isiset aside lang muna natin siya at sa isang kawali maglagay tayo ng 2 tablespoon ng butter. Tunawin lang natin to. Ayan, hayaan lang natin siyang matunaw. Pag tunaw na, ay ilagay natin yung ating na-mash na banana kanina. At syempre, hahaluin lang natin yan hanggang ma-absorb yung butter. Ayan, halu-haluin lang natin. Medyo matagal yung paghahalo na gagawin nyo dito, guys. At kapag na-absorb na yung ating butter, maglagay lang tayo ng 1 can condensed milk. At sa isang bowl, guys, ay maglagay kayo ng 3/4 na cornstarch at tunawin nyo sa 1 cup na tubig. At ilagay nyo din dyan sa ating mixture para ma-absorb niya din at eventually para mabuo yung ating saging. Ayan, halu-haluin lang natin yan. At syempre, kapag medyo dry na siya, lagay nyo sa malinis na lalagyan. Pwede nyo ding lagyan ng parchment paper para madali lang siyang i-unmold kapag malamig na. At ayan, i-flatten lang natin para maging maayos. At hayaan lang natin siyang lumamig. At ayan, malamig na. Pwede na natin siyang i-transfer sa isang malaking plato or pinggan. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag nabuo na. At syempre, i-slice natin yan. At nilagyan ko din siya ng toppings. Peanut yung ginamit ko since hindi available yung cheese. Pero mas masarap kung ang gagamitin nyo ay grated cheese o kaya chocolate chips o kaya chocolate if available. At ayan, moment of truth, titikman na natin yan. Para siyang maha na gawa sa saging, guys, kapag naging ganyan na yung itsura niya. In fairness, masarap siya, guys, ha. Lasa siyang maha na gawa sa saging. Kaya kung gusto nyo din gumawa ng ganitong dessert, ilalagay ko na lang sa description yung mga ingredients na kinailangan dito. Ayan, I hope nagustuhan nyo yung ating recipe for today. Kayo na lang ang bahala kung ano yung tawag dito sa dessert na to. Kaya tara, merienda tayo!